Maaring lumipad ang tao. Akda ni Virginia Hamilton. Isinalin sa Filipino ni Eloisa V. San Juan. Sinasabing iniingatan ng mga taong nakalilipad ang kanilang kapangyarihan kahit naalis na ang kanilang mga pakpak. Marami sa kanila ay nabihag bilang alipin. Nawala ang pakpak ng mga taong nakalilipad. Hindi nila nagamit ang kanilang pakpak nang isakay sila sa bangka kasama ng ibang alipin. Masyadong masikip sa bangka. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Nagkasakit sila dahil sa pataas babang alon ng dagat. Nalimutan nila ang paglipad nang malayo sila at di na nalalanghap ang matamis na hangin ng Afrika. Sabi nila, ang ilan ay napanatili ang kanilang kakayahan kahit wala na ang kanilang pakpak. Katulad sila ng ibang taong galing sa Afrika, may maitim na balat. Sabi nila, hindi mo matutukoy kung sino sa kanila ang may kakayahang lumipad sa wala. Isa sa mga may kakayahang itinatago ang matandang si Toby. Si Sarah ay dati ring may pakpak. Makikitang may batang nakatali sa kanyang likod. Nanginginig siya sa mabigat na gawain at pangungutyang nararanasan. Mula umaga hanggang gabi ang trabaho ng mga alipin sa taniman. Tinatawag nilang Panginoon ang nagmamay-ari sa kanila. Siya ay walang habag sa mga alipin. Ang tagabantay na nakasakay sa kabayo ay tinuturo ang mga aliping mabagal kumilos. Sila naman ay lalatiguhin ng tagamando sa kanila para kumilos sila ng mabilis. Habang nagtatrabaho, nagising ang anak ni Sarah. Nagugutom na ang bata ngunit hindi magawang asikasuhin ng ina. Umiiyak man ang anak, ngunit hindi siya maaaring tumigil sa kanyang ginagawa. Itinuro ng tagabantay ang bata. Patahimikin iyan, sabi niya. At lumapit ang tagamando sa kanilatigo ang mag-ina. Lalong umiyak ang bata. Naupaupo sa lupa si Sarah. Nilapitan ni Toby ang mag-ina. Sinabi ni Sarah na kailangan na niyang kumilos. Malapit na ang tugon ng matanda. Muli silang itinuro ng tagabantay at muling lumapit sa kanila ang tagamando. Nagsugat ang binti ni Sarah na nahagupit ng latigo. Napunit ang kanyang sakong damit. Hindi na makatayo si Sarah. Walang ibang makatulong sa kanila kundi si Toby. Sabi ni Sarah, ngayon na, bago mahuli ang lahat. Oo anak, ngayon na, ang sagot ni Toby. Alam mo kung paano ka makaaalis. Kum yali kumbuba tambe. Mabilis at pabulong na winika ni Sarah at umangat ang kanyang mga paa. Siya ay lumipad. Hindi siya maabot ng tagabantay. Lumipad siya sa kakahuyan. Tila agilang lumipad hanggang sa hindi na siya matanaw ng mga nakakita. Hindi sila makapaniwala ngunit nakita nila ang naganap. Sobrang init ng panahon kinabukasan. Isang batang lalaking alipin ang natumba na ikinagalit ng tagapantay.
Naroon si Toby at itinuro niya ang wika ng Afrika. Sa una'y nalimot ng bata ang wika, ngunit ito ay nasa kanyang kalooban, kaya't siya'y unti-unting umangat sa hangin at tuluyang lumayo. May ilan pang aliping natutumba dahil sa init, at laging naroon si Toby na kalahad ang mga kamay. Binabanggit ang mahiwagang salita, Kum kun ka yali, kum tambe. At sila ay lilipad palayo sa taniman. Sinabi ng tagabantay na hulihin si Toby dahil narinig niyang nagsabi ng mga salitang mahika ang matanda. Humabol pati ang tinatawag nilang Panginoon. Ang tagamando ay mabilis na sumakay sa sakyan at pinaikutan si Toby saka itinali. Hinawakan ng Panginoon ang kanyang baril. Handang gamitin iyon kay Toby. Tinawanan sila ng matanda at sinabing hindi nila alam kung sino siya at sino pa ang mga katulad niya sa taniman. Kami ay maaaring lumipad, ang wika niya. At muli niyang binanggit ang salita, Buba yali, buba tambe. At may narinig ng mga hiyawan. Tumuwid ang mga likurang baluktot. Parang umaawit ang mga alipin habang magkakahawak kamay silang umangat sa hangin. Parang mga uwak o anino sa langit. Kasama nila si Toby sa kanilang paglipad. Nagbabantay sa kanila. At natanaw niya ang mga aliping hindi makalipad na naiwan sa taniman. Naghihintay sila. Isama ninyo kami. Yan ang mababanaag sa buka ng mga naiwang hindi binanggit ang mahiwagang salita. Alam nila, ngunit sila'y natatakot na sambitin iyon. Hindi sila maisasama ni Toby. Kailangan nilang maghintay ng kanilang pagkakataong makatakas. Paalam, ang sabi ni Toby sa mga naiwang alipin, mga kaawa-awang kaluluwa, at siya'y nagpatuloy sa paglipad, at siya'y naglaho. At sinabi nila ang sabi ng tagabantay, na sabi ng Panginoon ng taniman na hindi iyon nangyari. Isang kasinungalingang gawa ng mapanlinlang na sikat ng araw, at nanatiling tahimik ang tagamando sa mga alipin. Ang mga aliping hindi nakalipad ay nagsabi ng mga naganap. Kinuwento nila sa kanilang mga anak. Mga kwento noong sila ay malaya pa. Ikinasisiya nila ang pagkukwentuhan sa harap ng siga sa kanilang malayang bansa. At sabi nila, ang mga anak ng mga aliping hindi nakalipad ang nagkwento sa kanilang mga anak. At ngayon, ako ang nagkwento nito sa inyo. Virginia Hamilton. Maraming salamat sa inyong panonood. Mangyaring pindutin ang like at share buttons at mag-subscribe para sa iba pang aralin sa Filipino. Tandaan ang ating mantra, Be a blessing, not a burden.